Hello, nakainit din mga ang kailangan natin. amigo, amiga. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang mga kape ng mga ama at saka tinapay, tinatago sa kwarto. Tapos siya, ano, kumakain siya ng tira ng Ito pala hapon. ngayon kausap Tapos ko yung sabi mga niya, ka-GC ko. ito yung ano, Tapos yun ikwento nila kung ano yung buhay nila sa mga amo nila. May kanya-kanyang kwento. Eh ito sila itong dalawa lang yung mga ano ko. May kanya-kanya silang kwento. So Kasi ano, yung kinakain. may iba naman na Kinakain na din. Nato niya. Yun nga, Ano din? tatlong taon na daw, magtatatlong taon na, hindi pa nila nahawakan At saka yung nila daw, sahod nila. Puro lista na lang, pag siya grocery, puro lista. Paano kaya yung may pag-uwi na ano kayang pwedeng ibigay sa amo nila, no? Ito. So ano, magkwento na kayo kung ano yung kwento nyo sa buo sa buhay nyo. Kasi ni-record ko na yung mga Actually, kwento mo. Oh. ako, yung trabaho ko dito, nagigising ako ng 5 o'clock. Nagigising ako sa umaga. Nagluluto ako ng agahan. Pagkatapos ko magluto ng agahan, nag-attend ako ng estudyante. Naglilinis ako ng sala, ang laki ng bahay dito. Magluluto ako ng tanghalian, magsusundo ako ng estudyante. Magpakain ako ng mga amo ko. Dami All naman day, trabaho. walang pahinga yung trabaho ko, all around ako. Ang pahinga ko, alauna imedya hanggang alas 5. Mangiyak-ngiyak na ako sa pagod, pero ano, ini-enjoy ko ang sarili ko sa JBC. Mag-YouTube, makikinig ng music. Yun lang yun, para hindi ma-stress yung utak mo. So, totoo lang, pagod na rin ako sa 4 to 2 years. Pero yung sahod, nandyan pa rin. So, yung 2 years na, walang ano, yung pahinga. 2 years na, pagtrabaho mo sa, ano, dito, sa abroad. Ano bang naipundar mo sa sarili mo, sa pamilya mo? Meron ka bang naipundar? Mayroon akong bahay, pero hindi pa natapos. Siyempre, di ba, yung sahod natin, hindi kalakihan. Kailangan din natin yung suportahan yung pamilya natin. Yung bahay pa, unti-unti lang. Nagkaroon ako ng sariling bakat, mga baboy. Wow, sana all. Nagkaroon ako ng hayop. Oh, huwag kang umiyak. Sa tulong na, iniwan, niloko ako ng kasama ko. Ilang buwan ko din pinadala ng pera yung kinakasama ko. Pero hindi sana ko alam all kung saan pumunta yung pera. Tapos, tinulungan ako ng mama at papa ko bumangon. Ilang buwan din ako depressed dito, pero lumaban ako sa sarili ko. Sabi ng mama ko, laban lang para sa mga anak ko. Alam mo, sa totoo lang, kahit ganito ako, pero pagod na din ako, puro problema, lalo na yung kinakasama ko. Yung araw-araw kang minumura ng kasama mo, tapos suportado mo siya, buwan-buwan, buong-buo yung sahod na pinapadala mo sa kanya. Tapos sabihin ng pamilya mo na saan yung perong pinapadala mo. Walang gatas, ate, wala ako na lang. Yung anak mo. Payag na ako. Sakit, di ba? Ilan yung anak mo, ate? Dalawa. Isang taon pa lang, iniwan ko na yung anak ko para mag-abroad. Ay, kawawa naman. Isang taon. Tapos, hindi ko alam yung kinakasama ko. Hindi kami kasal. Sinasabi ng magulang ko, simula nag-start ako dito April, nagpadala ako buwan-buwan ng pera sa kanya. Tapos, nalaman ko na lang January na, sinabi ng mama ko na, saan dinala ng kinakasama mo yung pera? Bakit mo lang suporta sa mga anak mo? Tapos, yung mura-murahin na ko na kasi kinakasama ko na. Pareho naman kasi tayo, ano eh. Utang na loob, sabihin niya pa sa akin. Kaya kasi kasi pareho tayo, ano, mag-ano tayo talaga, kung sabaga pagdating sa pamilya, bigay tayo ng bigay, di ba? Bigay na tayo, pero ito lang ang advice ko sa inyo, ano, isipin nyo din yung sarili nyo, lalo na sa mga single mom, isipin nyo yung sarili nyo, hindi masamang tumulong, lalo na sa pamilya, hindi masamang tumulong, pero nang biro, isipin nyo muna ang sarili nyo, kasi hindi nila alam na ang trabaho dito sa abroad, napakahirap. Kulang sa tulog, walang kain, natutulog ka na lang, gigisingin ka pa. Di ba? Hindi, iniisip ko naman kasi ilagay niya sa tama ang ano yung pe. Kasi bago ako yung pinapadala mo. Buo din yung ano ko sa kanya. Na ilagay niya sa tama. Sige, tapos ako na lang maglaman lang siya na upundar. Sinungaling pa siya, yung ganyan. Tapos, yun, kawawa yung anak ko, walang gatas, walang diaper. Magulang ko yung nagsustento. Kasi
Hindi kasi alam mo, yung pinapadalhan minsan, ano eh, one day millionaire, pagkatanggap ng pira, ah, di bali magkautang-utang kasi may monthly naman tayo, parang ganun. Ganun karamihan talaga. Di ba? No, aray. Oo, ganun talaga. Totoo yun, di ba? Totoo yung sinasabi ko. Yung pinapadalhan mo, umasa sa'yo. Ah, buo, sa sunod na buwan, mayroon naman na pinapadala eh. Kaya 1D millionaires yung dating ng mga ano, mga pinapadalhan. Pero hindi nila iniisip yung hirap ng nagtatrabaho dito. Magsabi siya isang buwan magpadala naman siya, may pera naman. Oo, dapat control lang kung anong pag-ano binibigay niyo. Yun lang, kuno-control niyo lang. Sasalita din ako, akala mo hindi rin ako ganun. Pero okay lang. Wala eh. Ganon talaga, pero mas maganda talagang mayroon din tayo sa sarili natin. Nilak na si ate, siguro ano, okay, ilabas mo na yung ano mo, ilabas mo na yung nas... Ayok ako ni Boss Jojo. Si hindi ate ah. Naman, para makapupuan ako. Hindi. Ako silip na muna sa pugi. Ayan na, silipin mo muna yung pugi. Nako, Joker to, tatawa ka lagi. Oo, oh, yan. Silipin mo muna yan. Saan ka ba talaga? Ako lang magtapos na ako sa February ngayon. Oh, ilan yan? Happy birthday! So, anong ikaw, anong naman ang ano mo? Ano naman ang masabi mo dyan? Tungkol sa amo mo? Ay, okay lang. Mag-gising ako ng umaga, 7 o'clock. Tapos maggawa ako ng breakfast. Hi, Sam. Tapos pagkatapos gawa ng breakfast, maglinis ako. Fourth floor ng bahay ko dito. Ako lang ang mag-isa. Tapos kung maglinis, maglinis naman ako. Seven. Ako lang mag-isa, fourth floor ng bahay. Tapos yung kasama ko na isa, ano, umalis siya. Na, kasi meron silang ka, ano, pwede bang isa po sa mga lang? Tapos yung umalis siya. Nagpaalam siya sa madam ko. Ano gagawin mo? Yung mga anak ng madam ko, ano, pinagalitan yung madam ko. Bakit ano ba yung ginawa mo? Sinagot ko siya. Ano gagawin mo? Ayaw na mga anak na paalisin yung katulong. Tapos sinabihan yung nanay na na, mga, ano, huwag mong ganyanin yung katulong. Kasi minsan lang tayo makakita ng dito ko. Si ate naiyak na sa kwento niya, kawawa naman. Kaya sana naman kayong pinapadalhan. Dandahan naman kayo sa paggastos kasi hindi niyo aram yung ang hirap ng trabaho dito sa abroad, lalong nang nasa bahay. Sa totoo lang. Ang hirap. Kaya dandahan naman kayo. Wow, number 2. Isipin niyo din yung ano, yung nagtatrabaho. Kaya, itong video na to, ano lang, napagkikintuhan lang namin, katuwaan lang namin sa GC.